Good morning guys. So welcome na naman sa aking channel of Moto Vlog, no. So ngayon na samahan niyo ulit ako ng ano at pupunta tayo sa Honda. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga bagong labas na Honda Scoopy. So meron ako nakita nung isang araw na may yun nga na may bagong labas na Honda Scoopy na 2021 model. So ayan no, pag yun o, meron din dun eh. So dun tayo sa kabilang siya pupunta. Marami kasing bagong labas na ano dito eh, mga kategory ng scooter na hindi nilabas sa Pilipinas. So yun nga no, inuulit ko guys, wala ako sa Pilipinas. Ayan, kung mapapansin nyo, iba yung mga plate number dito. So nandito ako sa Bientianlao or Bientianlaos. So ito katabi to ng ano, ng Thailand. Nakagitna siya sa Thailand at Vietnam. So kaya mas maraming advance na motor dito kasi ibang mga motor dito nang gagaling ng Thailand, Vietnam. Ganda talaga ng ano, XXR 155. So ayan, makikita nyo mga plaka dito. Ayan, ganyan. Yan ang plaka ng lokal, Dilaw. So ito, malapit na ako sa Honda, no. Ayan, nakatatanaw ko na. So ito, saan na tayo pwedeng pumarking? Atras lang akong konti, no. At lumagpas tayo. Masyadong mataas tong ano, yung gutter. Hindi makakakit yung ating PCX. So, ang ganda nung ano, usong-uso dito yan yung mga lowered na pickup. Lalo yan Isuzu, Isuzu D-Max. So tara, dito tayo dyan sa kabila. Oop, yun ang ganda ni Scoopy. Parang navy blue. Oop, mayroon pang buwan na basurahan dito. So ito na yan guys, no? So tara, samahan nyo ako. One hour later. So ito na nga guys, no? Si Honda Scoopy 2021 model na kulay navy blue ba to? So yan, kung mapapansin nyo, LED headlight. Tapos yung flasher nya ay bulb type. Ayan, traditional bulb type. Pero yung headlight nya LED. Gauge ay, ayan yung gauge nya ay, kung mapapansin nyo ay, tawag yan, analog. So ayan, analog pa siya. Pero digital yung kanyang sa gasolina niya. So ayan, napaganda ng kulay no, navy blue. Tapos rim set siya na may emblem na Scoopy dito sa gilid. Ayan. Tapos yung tail light niya LED, pero yung mga flasher niya talaga ay ano pa. Tapos itong white, ayan, kung mapapansin nyo, yan, may sticker siya na Urban. Ang ganda ng Scoopy, isa din to sa pinakamabiling scooter dito ngayon kasi nga napakatipid nito sa gasolina. Yan o. Ganda. Ito parang, ano bang tawag sa kulay na to? Ito kasi yung white na isa eh. Ito yung na may cream white pa to, na may orange na combination. Ayan, mapapansin nyo ang ganda. Ganda ng pagkakulay nito. Diba? Ang daming mga iba't ibang design na nilalabas dito. Merong yung sticker niya. Meron, may sticker sa gilid. Yung isa naman kanina, yung emblem. So yun nga, no? Napaka nakakatuwa lang dito kasi maraming advanced na ibang motor dito. Makina niya nga pala ay the same dyan sa Honda Zoomer. Yan, parehas lang sila. So ito naman guys, yung kulay pula na mags naman to. Syempre mas iba yung presyo nito. Ayan, LED headlight. Ganda nitong kulay nito, yung pagkapula nito. Black and red ang kanya combination. Yun no, LED headlight. Para siyang projector, no. Ang laki ng gulong nito. Rim 12 siya, mga kabomba. Tapos yun no. Tapos yung kanyang dibdib ay black, glossy black. Sobrang angas oh. Mas nagandahan ako dito yung naka-mags kesa dun sa naka-rim. Pero yung mga naka-rim, okay din yan kasi lalo yung mga mahilig sa mga Thai concept, Thai look. Hindi na kayo mahihirapan mag-rim set. Ito, import pa to from Thailand. Honda Scoopy. One eternity later.
So yun nga guys, no? So tara at alis na tayo dito. So U-turn lang ako dito, no? Daming sasakyan, no? So yun nga, no? At naipakita ko na sa inyo si Honda Scoopy. Talaga namang napakaangas nung Honda Scoopy ngayon kung ikukumpara dun sa mga nagdaang model, no? Sa Pilipinas. Mas tapos mas ano pa ngayon, mas marami pang features na idinagdag sa kanya. Kasi yung Honda Scoopy dito tapos yung Honda Zoomer napakabibili din kasi nga tulad na sabi ko kanina, medyo mura yung price niya tapos at matipid pa siya sa gasolina. So kung kukumpara mo talaga dito kay Honda PCX, yung Honda PCX kasi medyo malaki naman yung makina nito eh. Kaya, pero ito napakatipid din, no? Kung kukumpara mo sa ibang 150cc na scooter, matipid din ito talaga. Eh paano pa kaya, diba? Yung mga Honda Click 125, Scoopy, Zoomer, ayan, matipid sa gasolina talaga yan. Siguro yung 1 liter mo dyan, ang layo ng mararating mo nun, no? So, ang ganda na panahon ngayon guys, no? Hindi ganun kainit. So ayan, ganito lang yung takbo natin. Okay na yung ganitong takbo para yung takbong pogi lang, di ba? Para ano tayo, laging ano, tapos lagi tayo mag-suit ng helmet. So sa susunod naman, ipapakita ko ulit sa inyo yung mga bagong Honda Click naman. So napakita ko na din sa inyo nung nakaraan, pero napakadami kasing kulay dito ng Honda Click eh. So hindi ko pa na ipapakita lahat. Medyo busy din ako sa trabaho, kaya pasensya na kayo guys at madalang ako makapag-upload ng video. Okay, inuulit ko nga pala, no? Yung mga nambabasa atin dyan na inuulit ko po, wala po ako sa Pilipinas. Nandito po ako nagbablog sa ibang bansa. So, pwede naman po siguro yun, di ba? Ang pagbablog naman kahit sa bansa naman yun. Iba kasi sinasabi, nagvlog ka pa, wala ka naman sa Pinas. So, wala namang connect din yun, di ba? Hindi lang naman mga Pilipino ang vlogger. So, marami din ibang lahi. So, ito, nagkataon lang talaga na nandito ako sa ibang bansa at yun nga, naisi-share ko sa inyo yung mga bagong labas na motor dito na pag inilabas dito, yung posible din na ilabas sa Pilipinas, diba? So, mas advanced kasi dito talaga, lalo na pagdating sa Honda. Yung iba, natutuwa kasi pagka nag-upload ako kasi meron na dito ng motor na gusto nila. So, iintayin na lang talaga nila sa Pilipinas. Oh, traffic light. Eh, medyo umiinit na, no? Ayan, yun, kung napapansin nyo guys, ayan, marami na namang ano dito, yung mga Honda Wave na 100. Dati tinanggal na yun eh, pero ngayon ibinalik ulit. Kasi nga, napakabili din ng ano na yun, Honda Wave. Kasi alam naman natin, di ba, pagka sinabi natin Honda Wave, matipid sa gasolina yun. Kaya din ang pangunahing ano dito yan, mga motor. Matipid, mura sa gas. Matipid siya at mura pa. I mean, mura yung presyo niya. So, kung ikukumpara natin sa ibang ano. Ito naman si ano po yung naka-Honda Click. Eh. Bigla na lang nagka-cut. Ayun na, tapos dumadaan pa sa sidewalk. Ayun ako. Dapat pag nagmotor ka talaga dito, dapat ano ka talaga, mapagpasensya ka. Tulad na, no, pinata ko kanina. Tapos nagdaan sa gutter. So hindi ko dadaan dyan, mababas ako. So dito tayo, ayan. Dito tayo sa tama. Ay, napakahirap huminga guys pagka nakamas. So kailan kaya tayo makakalaya sa mas na yan? So yun lang, no guys. So maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na vlog ko. Maraming salamat.